The negative side. Ang negative side, human siya may latigo. Sa affirmative side, sa ikaduhang hugna, mo pabarog na usab sa iyahang halawom nga mga pagpanugkat. Atong hatagan, o laing napulo ka minuto for his rebuttal. And after this, we'll have the cross-examination from the affirmative side. Let's give the floor to Pastor Rian Fuentes for 10 minutes. Okay, 10 minutes, start. Okay, ha, una ha, ang kanyang rebuttal, makinig po kayong mabuti. Rebuttal po niya, listing. Sabi ko, parehas ba ang compiled list? Sabi niya, no. Rebuttal niya, listing. Pero hindi parehas sa tema niya. Number two, ang rebuttal niya, nag-recognition. Tapos sabi pa, nag-coin ng Old Testament. Hindi po yan ano eh. Ipakita nga natin ulit yung compile. Ah, teka ha. Bago ko ipakita yung compile, ulitin natin kasi nagkasundo kami. Kung ano pong ibig sabihin ng compilation? Gather together, hindi po listing. Hindi po pagtawag ng Old and New Testament. Hindi ho. Tapos meron na siyang nabanggit. Okay, hindi ko lang natanong eh. Na again, si Martin Luther, wala po sa tema. Si Martin Luther po, Lutheran Baptist po ang katapat niya ngayon. Ha? Hindi po namin napatutunayan ko. Next time. Ah, next time, through church tayo, makikita nyo, hindi si Martin Luther ang ama ng Baptist. Sige. Ah, ito. Ito po ha. Asan? Yung ano, video. Okay, ito po, Patria. Ah, ito. Ito po ang ating Panginoon. Sino po ba ang nag-compile? Dahil ang mga scriptures ay siwak nulay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang buo nito? At nanggagal nito? Sa taong 3rd century, mga kapag sa puso, sa pamagitan, Christian Damaso. Pinagagal niya. Kailan? Narinig nyo? Kailan? Narinig nyo? 3rd century. Ano po ang 3rd century? 201 to 300 is 3rd century. Ngayon, 405, that's 5th century. Ano ba talaga, kuya? Ha? Ano ba talaga? Paniwalaan ba ninyo yung nagtuturo ninyo na hindi niya alam, hindi niya sigurado anong time na compiled? Alam po ninyo, yung Council of Rome ni Damaso, that is 382, padre. That is 4th century. Yun dapat ang patunayan mo. Fourth, kasi 382, namatay na si Damaso eh. O ito ha, play. Ah, play. Third century kanina, ngayon. Oh, ha? Hindi ho ako nagsabi sa inyo, yung isa 3rd century, yung isa 405, ano ba talaga kuya? Sigurado ka ba? Bakit hindi ka sigurado sa time mo, sa timeline? And I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan o! Naipanganak po siya, 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na Pope, patay na siya sa 405. Ngayon. Tingnan niyo po yung 405. Yung 405 po, yan po ang pagkatapos na translation ni Jerome. Ba't hindi niya alam? Hindi siya nag-aaral? O hindi niya nakuha ang buong references? Tingnan niyo po, kailan natapos Jerome? Hey, hello Jerome. Kailan po ba natapos? Ayan oh. Ito oh. Ayan. 382 ang sabi ng Catholic Encyclopedia oh. 382. Ang aking punto dito, dapat sigurado ka sa date. Magpapatunay ka dito tapos hindi ka man lang sigurado kung kailan. Ay mahirap po na paniwalaan po yan, mga kaibigan. Ah, ito po, Pope Damaso. Ayan o, namatay o. Naipanganak, 304. Namatay, 384, December 11. Tapos nag-compile pa. Nabuhay si Damaso. Nag-compile siya, mga kapatid. Ha? Narinig po ninyo, sorry ho. Gusto kasi ng Baptist, katotohanan. Katotohanan. Hindi po kami yung kasinungalingan. Dahil kami po naghahanap ng katotohanan. Yan po, nasa mata nyo katotohanan. Ang kanya, wala nyo na, hindi nyo nakita eh. Sa akin, kitang-kita. Namatay, 384. Nag-compile, 405.
Ay nako, ano ba? Who is Jerome? Sino si Jerome? New Catholic Encyclopedia, page 489. Ano po ang sabi niya? Si Jerome po. Ayun po. Ano pong sinabi? Okay, dito tayo. Sino si Jerome? Si Jerome po ang nag-translate ng tinatawag na Vulgate galing sa Old Latin. Ibig sabihin, meron ng Old Latin bago kay Jerome. Yun ang kanyang kinuna ng reference para siya'y mag-translate kasi nga, meron ng Old Testament, may New Testament bago ni Damasus, bago kay Jerome. Eh ngayon, ang sabi niya kanina, pinagpilitan niya sa akin, Eusebius, Eusebius, Eusebius. Pero, ang kanyang itinuturo, dalawang video, Damasus, Damasus, Damasus. Nagkontrahan pa sa date, patay pa si Damasus, nagkontrahan pa sa tao. Sino ba talaga? Eusebius? Compiled eh. Sino nag-compile ng buong Biblia? Ibig sabihin, Padre, pag-compile ba ni Eusebius, hindi pa kumplito? Mag-compile ulit si Damaso? Eh, dapat may fixed date ka kung kayo po talaga nag-compile. Ha? Okay. So, ibig sabihin, ha? Ah, tingnan nyo po. Ah, tingnan nyo, ha? Catholic Book Award Winning. The Apostle and their followers nag-compile sa niyo. O, sino ngayon ang Old Latin? Tingnan natin si Old Latin. O, Old Latin, nauna sa kay Jerome. Okay? Nauna sa kay Jerome. Ano pong sabi ng reference natin? Nauna pa to kay Jerome, ha? Sino ang nag-compile nung nauna pa kay Jerome? Ah, ano po ang sabi? 3 minutes. Alright. Ayan, o. Ito, ha? Kung kasabot mo in English... Okay. Kung kasabot mo in English, ito po, oh. Ah, but, ano, nag, teka, wag, ano. Okay, yan muna. Silence. Okay, ayan, oh. Septuagint, oh, 285, 246, yan. Tapos, buong Biblia po, ang pinatutunayan nyo. Ito po yung, saan yung, ano, Septuagint po? I mean, yung Vetus Latina. Teka, ha? Okay, ito, Vetus. Vetus, saan ka? Pambihira. Vetus Latina po, that is preceded the Vulgate. Ah, oras ko yan, walang problema. Ayan, kasabot mo in English. Ingon di, oh. Old Latin, translations of biblical texts, both Old and New Testament, that preceded the Vulgate. Nauna pa sa Vulgate ni Jerome. Old and New Testament yan. Sino nga ba ang nag-compile noon? Catholic Encyclopedia. Ah, oh, ito, oh. Yan po, dyan po nakabase si Jerome. Ayan, oh. Salvitus Latina. May Old and New Testament na, ho. Sino ba nag-compile doon? Eh, according sa aklat po ninyo, ito po. Ano oras? Para makita nyo. Harapan yung makikita yung references. Okay? Sino po nag-compile? Sino? Okay. Ito. Ayan. The production yung nauna kay Vulgate, ayon sa New Catholic Encyclopedia, sino raw? Sino? The work of unknown writers, Catholic Encyclopedia. Kaya nga, palasi. Huwag mo akong pasasagutin ng isang tao. Ano na nga sabi ng encyclopedia mo? Pangangalanan mo pa. So, meron ng Old Testament, meron ng New bago kay Jerome, bago kay Eusebius, bago kay Damasus. Kaya, hindi ho kayo ang nag-compile ng buong Biblia. Hindi ho. Hindi. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Salamat. Okay. Salamat sa paghimo sa napulog na pulo ka minutos nga ni battle sa negative side. O karon, ikaduhang hugna na kini ayagon ni Father Darwin Gidgano ang pagpadayag ni Pastor Rian Fuentes. Aron gyud maklaro, matinaw og matinaw sa 200 billion nerve cells sa matag utok
sa 8.1 billion people worldwide. Proceed with the questions. Unang tanong, Pastor Rian. Okay pa ba? Okay ka pa ba? Yes, ma- yes, okay pa. Ginagamit mo yung old Latin. Yes. Sabi dito ni Dr. Martin McDonald, sabi niya, ang old Latin is moratorian canon in the first century. Sangayon ka ba nito? Okay, hindi po ako sangayon doon. Kasi po, ang old Latin, according po sa aking binasa kanina, Padre, yun po yung Vetus Latina. Iba po yung binanggit mo eh. Mm. Ay nakita ko kasi, references. Yung aklat na yan, ewan ko sinong sumulat niyan, hindi ko kilala yan. Pero yung sinabi po ng mga aklat dito, Vetus Latina, pati po sa Catholic Encyclopedia. Ang Catholic Encyclopedia po, ang sabi niya, ang sabi po, is, ang sabi po doon kanina, ano yun? Vetus Latina. Old Latin. Hindi po, anong klaseng text yun, diyo. Mali. So, mali ang inyong Bible scholar na si Dr. Paul Enns, Southeastern Baptist Theological Seminary. So, mali siya nito, kapatid? Yes po, mali. Dahil, una sa lahat, Palihog ko o ganang hilom sa akin para maminaw ta kung sa'yo mga tubag kung sa'yo pangutana para makasabot ta. Okay, atong atagan o panahom si ang atong speaker iyang gipadayag nga mali na sayop ang ilahang Bible scholar nga mao'y leader nila sa Baptist Church. So iyang ipamatud-an nganong dakong sayop ang ilahang leader sa Baptist Church na usa ka Bible scholar. Proceed with the explanation. Yeah, paminaw sa. Okay. Ang sabi kasi dito, Padre, New Catholic Encyclopedia po, ang sabi, the old Latin version, the Vetus Latina, hindi yung binanggit mo. Number two, hindi po yan Bible Baptist eh. Bible Baptist po kami. Marami pong Baptist kasi. Hindi nga yan na, maraming scholar din. Hindi rin po isa. Eh dapat ang paniwalaan mo, Catholic, si kung aaminin ko yung tama yan, aaminin mo sinungaling si Catholic Encyclopedia na sinabing Vetus Latina. Next question. So na tanong, sa Old Latin or Latin Vetus Latina, sino ba ang nag-compile niyan? Roman Church or not Roman Church? Nasagot ko na po, sabi po, unknown writers kanina. Unknown writers. Unknown ang sinabi, kaya hindi ko po pwedeng pangalanan because magdadagdag na lang ako doon sa katotohanan na inyong narinig. Unknown po kasi, unknown. Next question. Kung hindi siya, unknown writer siya, aaminin mo na hindi siya Protestante din? Yes, aaminin ko na hindi. Kasi po, hindi po tema natin. Wala din kaming, na Protestante nag-compile. Wala ho. Wala. Kasi po, ang nag-compile, Hudyo. Ang nag-compile sa Old Testament, Hudyo. According sa aklat nyo, ang nag-compile niya New Testament, the apostles and their followers. Pero patutunayan ko yan, na hindi po kailanman naging Romano-Katoliko ang mga apostol. Sang-ayon ka ba yung Hebrew Bible mo na paulit-ulit mo? Sang-ayon ka ba sa listing sa Septuagint Bible? Yes or no? Okay. Hindi po, dahil that is not even the tema. Kasi sabi po nga ganino eh. Ano po ba ang tema? Compile ho, hindi listing. Yan nga sabi niya kanina. Naka-record ho, sinabi niya kanina, hindi namin ruling from the chair. When the speaker uses the word listing, you cannot evade. When the question is posed against you, is topel. Proceed with the answer. Yes. Kaya nga, ang sumasagot ako, I did not say I will not answer. Sumasagot ko ako eh. Ang sagot ko po, sabi niya kanina, parehas ba ang listing ang compile? Sabi niya, no. Narinig niyo yan? Tapos ibabalik mo sa akin yan. Compile ang tema, palitan mo ng listing. Next question. Sunod na tanong. Yes. Paano natin makompile kung walang listing? Ayan. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. Suspend the time first. Okay? Okay. Proceed with the answer. Relax. Sagot. Ito tanong, paano daw makumpile kung walang listing?
i-compile mo. Dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag, bago mag-translate, meron ng compilation. Kaya nga, ang sabi mo kanina, hindi ho tema natin yung ano, yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin, compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile at saka list? Sabi mo, hindi. No. Kaya hindi mo yan ma-ano sa akin. Next question. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong, kapatid. So ngayon, itong old Latin na pinaulit-ulit mo, complete listing na ba ito o partial compilation? Ang old Latin na text na Latinos, Litos, Latinos, Litos, Latina, Vitos, Latina. Ang tanong ko, ito ba whole compilation or partial compilation? Okay. Ang sabi po dyan, no? Translation of biblical text, both old and new. New Testament that preceded the Vulgate. Ngayon, ito pa. Ang sabi pa dyan, yun po ang kinunan ni Jerome sa kanyang translation ng New Testament. Dahil gusto ni Jerome na ang kanyang translation kukunin niya sa Hebrew Bible, hindi ho sa Septuagint. Kaya po, meron na po yan. Kompleto na. Kompleto po. Old and New Testament eh. Sunod na tanong. Oh. Alam mo ba na two Gospels lang ang nakasulat sa Litos Latina? Yes or no? Okay. Okay. Mali po ang tanong, na alam, hindi ko po sinasabi ha. Wala ko pong sinasabi na two Gospels, ang sabi po old and new eh. Sinabi ba dyan? Sinabi ba? Old, both old. So sabi ibig sabihin, padre, yung ano mo na two Gospels, hindi ho totoo yun. Alam mo ba? Hindi. Dahil may document ako dito eh, babasahin ko mamaya. Teka po, hindi po totoo eh. Kasi nga ang sinabi dyan, ano po ang sabi niya kanina? Ang ibig sabihin po ng Biblia, old and new. Old and new sabi, di ba? Nadinig nyo? Old and new. Eh, nabasa nyo old and new, tapos sasabihin mo dalawang gospel lang. Okay? Time na ba? So, 17 seconds. So, ibig sabihin po, ang sinasabi po dyan na makikita natin, kahit na doon sa ating ibang mga ano, meron kasing sinabi doon eh, ha? Na meron na pong Old Testament bago pa sa second century. Sunod na tanong. Itong mga councils na pinagngalanan ni Dr. Lee MacDonald, Protestante ba itong mga council? Yes or no? Lee MacDonald, okay. Ang mga pinangalan ng council po, Protestante ba? Ang tanong, hindi ho. Hindi. Okay? Yan po ay mga Christian councils, church councils, sabi po dyan. Pero ito ho, ha? Kahit na Roman Catholic po ang council dyan, kahit po Roman Catholic, ang sabi ho ng council, silence. Ang sabi po ng council, nag-list, nag-recognize, nag-go-in, at hindi ho ang tema compile, hindi ho list na sinabi mo. List at compile parehas ba? Sabi mo, no. O bakit mo ngayon itatanong yung council na naglalagay lamang ng list na hindi naman sinabing nag-compile? Next question. Dahil hindi ang Katoliko ang nag-compile, kayo ba ang nag-compile nito? Yes okay. Or no? Hindi ho. Hindi. Dahil katotohanan po ang dala namin, wala po kaming claim na kami ang nag-compile. Ngunit, mga Hudyo, kinig kayo, mga Hudyo, hindi Baptist, hindi Roman Catholic ang nag-compile sa Old Testament. Ang New Testament, mga apostle at saka mga followers nila, hindi rin yung Roman Catholic eh. Hindi ho. Christian. Sunod na tanong. Saint Jerome is the father of Catholicism. Siya ang isa sa mga nag-compile or listing sa inspired books. Sang-ayon ka ba na siya ay father of Catholicism? Yes or no? Sang-ayon na hindi ho. Hindi. Si Jerome po ay binevenerate ng mga maraming like the Orthodox, the Catholic, the even the Protestants, they venerate. Pero hindi, kaya nga hindi ako sangayon eh, yun ang sagot eh. Pero ito nga, again, ang argumento ko po simple. Bago kay Jerome, bago kay Damasus, may Old, may New Testament. Hindi ho Roman Catholic ang nagkumpay. Last question. Last na yun eh. May wala na eh. Wala na?
Okay. So, nahuman na ang maong pagpadayag o pag-aligig ni Father Darwin as against sa negative side ni Pastor Ray Fuentes.